Siyempre, nasambit ko lang, goon na, nag-yes na ako. Pamu Pamorada, engaged to her non-showbiz boyfriend. Alamin natin ang kanyang kwento sa bagong milestone na ito, her future and wedding plans, and many more. Don't miss out! Dito lang sa Star Magic Inside News. What's up mga kapamilya? I am JM De La Serna, ang frontman ng TNT, and welcome to Star Magic Inside News. Ang inyong tropa when it comes to our latest updates and exclusive insider info on our favorite kapamilya stars. Sa isang Instagram post, masaya ang ibinahagi ni Pamu Pamorada sa kanyang followers ang kanyang new milestone. She is now happily engaged to her non-showbiz boyfriend na si Chef Michelle. Kitang-kita sa kanyang post ang saya na kanyang nararamdaman sa engagement na ito. Napuno naman ng red hearts at congratulatory messages ang kanyang posts from her closest friends na sina Alexa Elacad, Bianca De Vera, Alisa Mulak at Catherine Bernardo na kasama ni Pamu sa Too Good To Be True. Sabi ni Pamu, super blessed siya sa lahat ng nangyayari sa kanyang personal na buhay at kanyang career. This year ay ikakasal na si Pamu sa kanyang boyfriend for 3 years at ngayon fiancé na si Chef Michelle. Sa isang masayang kwentuhan with Pamu, she shared how she feels sa bagong milestone na ito at mga pinagkakaabalan niya for the wedding at marami pang iba. Wala akong idea kasi galing ako ng lock-in taping. Plan talaga namin na magkakaibigan is magla-lunch kami sa Tagaytay. So ako, ang alam ko lang, magla-lunch kami. So pagdating namin, nag-settle down kami, nag-eat na kami ng lunch. After kain, nagtataka ako dito sa mga friends ko. Ba't nila ako ginagawang ano? Ginagawa nila akong photographer. Isa kong friend, sabi niya, picturean mo ako dito, maganda yung view dito, ganyan-ganyan. So nakatalikod na ako. Ano ba ginagawa ng mga... Pagtalikod kong ganyan, lumalabas na si fiancé. Matatawag po na siyang fiancé ngayon. Si boyfriend, malabas na dun sa restaurant kasi sabi niya, siya, siya naman yung umihi, gano'n. Lumalabas na siya. Tapos may dala-dala siyang bulaklak. Sabi ko, oh, ano yun, Paxi? Parang may dala kang bulaklak. Ano ba to? Appreciation day? Ano yan? Ganyan-ganyan. Sabi ko. Tapos, so, bumuo na sa isip ko, ah, baka na ina-appreciate niya lang ako dahil maganda ako. Char! Ganon. Tapos mamaya, lumuhod na. So, umiyak na ako. Tapos yun, lumuhod na siya. Nung pagkaluhod niya, hindi na rin siya nakapagsalita. Wala na siyang ibang nabanggit, kundi, will you marry me? So, pagsabi niya ng gayon, naiyak ko, ah, Pasi! Ganon ako. Tapos, syempre, nasambit ko lang, go na, nag-yes na ako. Oo naman, after ng siguro ng proposal, mga 5 days akong na-shock na hindi na to ano, hindi na to wala-wala lang, hindi na to boyfriend-girlfriend lang. Ano na talaga to, seryoso stage na to ng kasi marrying life na to eh. Papasok na tayo sa pagkakasal, sa pag-asawa. So, syempre may kaba. May kaba po. Pero mas more on masaya. Napag-usapan namin na kung makakapag-ipon kami next year, as in, ikakasal na ako, malapit na. Kasi wow. Napag-usapan namin na hindi muna kami mag-big wedding. Mag-simple wedding kami with family and mga important sa life namin muna yung kasama. So, siguro, kung mag-big wedding kami next year. Pero yung wedding na ano iniisip namin talaga for now is intimate lang talaga. Small lang talaga siya. Happy sila. Syempre, masaya sila. Actually, yung pinakamasaya, yung fiancé ko. As in, ang dami niya ng plinano agad sa buhay niya. Yung parents din niya, sobrang happy. Pati yung ate niya, yung mom ko, nung sinabi ko, ay, nung nakita niya, masaya din sila. Yung mga friends ko, yes, so bati. Nakita naman natin ang mga pagbati nila sa ano sa Instagram ko. Hindi ko na nga na-replyan yung iba. Maraming salamat, guys! I'm really happy sa mga pagbati nyo. So, masaya. Overall, masaya lang silang lahat for me.
Minahal naman ng solid viewers ang karakter niya bilang si Gemma sa Too Good to Be True. Ano kaya ang masasabi ni Pamu tungkol dito? Kamusta ang samahan nila ng cast, especially Catherine and Danielle? Ano pa ang dapat abangan sa Too Good to Be True? Yung pagpo-post ko, Gemma talaga ang tawag nila sa akin. Kahit lumabas ako, minsan pumunta ako sa isang coffee shop. Tapos nakaupo lang ako doon. Siyempre, nakamas naman tayo. Kahit pala nakamas, nakikilala nila. Sabi na, di ba si Gemma yun? Hindi kaya siya pagalitan ni Lolo, sir? Kasi nandiyan siya, nagkakape siya. Tapos, pa-picture sila. Tapos minsan, paglalabas ako, sabi nila, uy, day off mo, asan si Chab? Sinahanap nila si Ali, si Lolo, sir. Nakakatuwa lang na dahil sobrang number one yung show namin, number one sa Netflix, sa Kapamilya Child, sa I1TFC, kahit mga sa ibang bansa, marirecognize nila yung mga character talaga namin. Kaya nakakatuwa. Thank you guys, pagsuporta. I think yung show kasi namin, it's about healing, family, and sobrang light na nakaka-relate yung mga tao kasi sa totoo lang ngayon, yun yung kailangan ng tao eh. Yung pag-uwi nila sa bahay, may mapapanood silang pa-feel good sila. So I think yun yung kaya din nila hinahanap-hanap. Kahit sa bahay namin, yung sa fiancé ko, yung dad niya kasi, sobrang naaaliw siya sa show. Minsan ginagaya niya si Tito Ron na siya daw si Lolo Sir. Yung parang ganun, siguro kasi nakaka-relate sila na pag minsan yung mga nakakalimot na part or yung happy and close na sa loob ng bahay, nakikita yung dynamics ng siguro yung mga katulong, tapos si Ali with the lolo kung paano alagaan. So siguro yun yung nagugustuhan ng tao sa show namin. And siguro yung closeness din namin. Hindi siguro eh yung closeness din ng bawat artista kapag meron kaming rest day at rest day nag-uusap-usap tapos napag-uusapan din talaga yung mga eksena na ang ganda-ganda tapos yung lolo niya nakatulong yung show namin kung paano i-revive yung lolo niya so nakakatuwa lang na nakakatulong yung show namin ang galing-galing talaga ni Catherine ni Tito Ron at saka ni Daniel Padilla at lahat diba? Ng cast. Masasabi ko oo, for 3 years ata or more than a year kaming hindi nagkasama. And makikita ko na wala naman nagbago sa friendship namin kahit di kami nagkikita or di kami nagkakausap. Ganun pa rin eh, pag nagkikita kami, yung closeness namin, paano kami mag-usap, paano siya being a friend with me, paano siya katrabaho. As in, makikita mo lang na nag-mature and mas magandang Catherine yung nakikita ko. As in, wala lang akong masabi kundi magandang Catherine at matured na Catherine yung katrabaho ko. Even Daniel, minsan nagugulat ako na, dati parang nung magkasama lang kami, parang lagi kami maglalaro. Bagets pa, punta kami sa room, tawanan, kwentuhan. Pero ngayon iba, like parang very mature. Kahit sa role nila, makikita mo talaga na nag-evolve yung the way sila makitungo sa ibang tao or ibang cast na kasama namin. As in, very ano sila. Yun nga yung, kaya rin siguro na-recognize yung ang galing na nakatulong yung show namin. Kasi ang galing din talaga ni Catherine eh. Talagang yung information na nakukuha niya, inaaral niya, tapos iniisip niya na yun ba talaga yung tama? Yun yung tama. So, siya din talaga gusto niyang natututo. Marami! Nako, hindi ko pwede sabihin sa inyo lahat. Kailangan niyo talagang abangan dahil maraming mangyayari sa show namin at marami kayong kailangan hintayin dahil alam ko may mga hinihintay silang eksena, may mga hinihintay silang gusto nilang mangyari. Malay niyo guys, yung naiisip niyong eksena or naiisip niyo na mangyayari kay Ali at Eloy, sobrang simple. For the health of my family, and syempre sa fiancé ko,
and work, more work talaga, mabalance ko yung family life na tatahain ko. Congratulations, and we can't wait to see you walk down the aisle on your wedding day. Send your greetings sa comment section down below. Thank you for watching, mga kapamilya. Abangan ang iba pang mga videos about exclusive at may init na balita diri lang sa Star Magic Inside News. See you!